Magandang tanghali mga kapak! Season 3 na! Bagong season na naman! Kamusta na kayo? Ako, si Doc Rina. Ako naman si Doc O'Neil, live pa rin mula dito sa Lake Yambo, isa sa pitong lawa ng Laguna. Samahan nyo kami sa programang Pak na Pak sa Usaping Agrikultura at Kalikasan, ang inyong Wednesday habit during lunchtime dito sa Radyo DZLB Online. Ito ang Pak para sa Agrikultura at Kalikasan. Ang PAC ay ang programang hatid sa inyo ng UP Professional School for Agriculture and the Environment at layunin ng programang ito na makapaghatid ng impormasyon tungkol sa agrikultura at kalikasan na tumpak, may impact at kapaki, pakinabang. Tama ka dyan, Doc Rina, at ngayong season 3 nga ng ating programa ay dinala tayo ng PAC. Mula sa kalupaan ay nandito na tayo sa katubigan. Kaya naman sa bawat episode po na inyong matutunghayan dito sa Season 3 ng PAC, ay dadali namin kayo sa mga isa o dalawa o tatlong sa pitong lawa ng San Pablo, Laguna. At tatalakayin natin ang iba't ibang mga programa at proyekto ng Seven Lamps Program. Kaya naman nung susunod na nakaraang linggo, Doc Rina, kung matatandaan ninyo, ay pinag-usapan natin ang kapasidad ng pitong lawa at pinag-usapan din natin dito ang kahalagahan ng pagsasaayos ng mga aktibidades para mapanatili ang water quality ng mga lawa dito sa San Pablo. Tama ka dyan, partner, no? Panglimang episode na tayo, no? Simula episode 1 nga, nakita natin yung saklaw ng pitong lawa, no? Itong Seven Lamps na programa kung saan ay merong nakapaloob na apat na proyekto. At yung atin namang episode 2, partner, ay pinag-usapan naman natin ang mga macro bentos. So, first time kong narinig yung salitang, akala ko yung kainan na bentos. No? Pero yan, macro bentos. At syempre, nung ating episode 3, pinag-usapan naman natin yung kaugnayan ng tinatawag na kaugnayan na napapaloob sa One Health na concept. Siyempre, andyan yung lawa, yung hayop, at yung tao. Ayan, at episode 5! Kaya nga, Diyos ko, maupupuno natin ang istorya ng pitong lawa at mabubuo natin ang ating pagtanaw at pagtingin sa kahalagahan ng pitong lawa dito sa San Pablo, Laguna. Partner, ano, balikan lang muna natin ng konti yung pinag-usapan natin nung nakaraang linggo. Kasi may kaugnayan pa rin, syempre. Lahat naman ng episodes natin magkakarugtong. Ano na nga yung mga iba pa natin pinag-usapan tungkol sa lawa nung nakaraang episode? Nung nakaraang episode, tanda ko, pinag-usapan din natin yung mga isda na pinapalaki at nahuhuli dito sa mga fish pen sa pitong lawa. Hindi lang yon, pati yung mga isla na talagang natural na nakikita natin at nanghuhuli ng ating mga kababayan at kinakain din. At hindi lang yan, may mga isda pala, partner, na ano, na introduce. No, katulad nung ang tawag doon? Red horn. Konti na lang, alak na siya. Pero yun na nga, yung kalagahan din na ng pag-control at pagtrato natin sa ating mga gawain na nakaka-apekto rin sa water quality. At later on ay nakaka-apekto rin sa mga isda na nanghuli at sa iba pang mga lamang lawa. Tama ka dyan, partner. Lalo nga at kinukuha or napagkukunan natin ng pagkain ng ating mga lawa. Swak na swak at pak na pak ang magiging topic natin ngayong araw na to. Siyempre, kasama pa rin natin ang isa sa dalawang resident experts ng ating season na ito. Nagbabalik syempre si Doc Demi Macandog. Magandang tanghali po, Doc Demi. Magandang tanghali, Doc Rina, Doc O'Neil. Magandang tanghali po sa ating lahat, sa mga nanonood at nakikinig sa ating Radio DZLB. Andito na naman po kami para sa magbahagi kami sa inyo ng aming mga kaalaman tungkol sa pitong lawa.
Fakner, sino ba ang ating special guest today? Meron tayong very special guest ngayong araw na ito para samahan tayo at ipaliwanag sa atin ang tungkol sa mga endocrine disruptors, no? Tungkol sa mga gender bender. Ano nga ba yung gender bender? Malalaman natin yan sa tulong ng ating guest ngayong araw na ito, si Dr. Michelle Paraso ng College of Veterinary Medicine. Hi, Dr. Michelle! Magandang tanghali sa inyo at magandang tanghali sa lahat ng ating tagapakinig at nanonood sa programang PAC. Yan, pak na pak. Parang very interesting yung nabanggit mo, gender bender, kaya pollution ma sa tubig. May ganun pa rin. Alam ko lang, air bender. Tsaka ano, metal bender. May gender pala bender pala. Sige, parang medyo technical yata itong usapan natin, pero gusto natin na mas maipaliwanag natin sa ating mga manonood. Siyempre, umpisahan natin, Doc Michelle. Nabanggit ko kanina na may apat na proyekto na napapailalim o napapaloob dito sa 7 Labs na programa. Saan po kayo kabilang dito? Yung aming project ay nasa Project 4. Ito ay, ang title nito ay Evaluation of Endocrine Disruptors in Fish from the 7 Lakes of San Pablo. Bale, yung mga isda na aming pinag-aralan ay ng tilapia, kasama na dito yung ayungin, at pati na rin ang common carp o yung karpa na tinatawag sa Tagalog. Ayan, nabanggit natin last episode, no? Yung tilapia at saka ayungin. Doc, umpisahan ko lang yung ating katanungan. Sa pagpapaliwanag po sana, ano ba yung endocrine disruptor? Ang endocrine disruptor ay isang uri ng kemikal. At napag-alaman sa mga studies kaya siya tinawag na endocrine disruptor ay dahil meron tong epekto sa endocrine system ng katawan ng tao at hayop. At alam naman natin na yung endocrine system napaka-importante yan kasi yan yung parte ng katawan na gumagawa at saka nag-regulate ng function ng hormones. Ang hormones ang laki ng papel niyan sa katawan natin at katawan din ng hayop sa, dahil ito yung nag-regulate ng mga physiological processes gaya ng growth, reproduction. So, yun ang ano no, yun ang chemical na tinatawag na endocrine disruptor. So, kaya nagkaroon ng concern itong mga nakaraang dekada sa endocrine disruptor kasi nakita na nasa kapaligiran na sila. So, naging pollutant na sila sa environment at nakita na among dun sa mga hayop na na-expose sa endocrine disruptor, marami naging pag-aaral sa isda. At nakita na yung mga isda na nalantado na expose sa endocrine disruptor ay nagde-develop ng mga epekto. Epekto sa reproduction, epekto sa growth at development. Kaya pala gender bender. So parang may mga pagbabago. Hormonal, parang hormonal. Hormonal. Sure, no? Natandaan mo yung binanggit ni... Bilang ganun. Natandaan mo yung binanggit ni... Doc Lalet Lawan, yung tungkol sa organic pollutants. Doc, maaari po ba ng ilan sa mga pollutants na ito ay pwedeng masabing endocrine disruptors? Tama. Actually, yung ano no, yung merong grupo ng endocrine disruptors, ito ay organic pollutants. Kasama dito yung mga organochlorine, siguro nabanggit ni Dr. Lalet before. So, itong organochlorines na ginagamit noong unang panahon ng mga pesticides, ito ay nakitaan ng epekto ng pagiging isang endocrine disruptor. So, tama ka. May mga organic pollutants na endocrine disruptors. Kaya doon namang nasa lawa na sila. No? Tapos, imagine mo yung mga isda doon sila nakatira at iniinom o kinakain nila itong mga endocrine disruptors. Mapunta tayo doon sa puntong yun, Doc. Ano? Kapag ba yung naka-ingest ang isang, let's say, isla o isang lamang lawa, ayun naman ako sa lamang lawa natin. Ano ba yung nagiging epekto dun sa mismong isda mismo? Bukod doon sa hormonal imbalances, ano ba siya, namamatay ba siya, nagkakasakit ba sila? Hindi kagaya ng ibang pollutants na halimbawa mga heavy metals na meron talagang direct na effect na nagkakaroon ng mortality or death. Ito kasi kumbaga parang napakababa lang ng level nito sa mga sa nakikita ngayon, napakababa ng level nito sa kapaligiran. Pero kahit na ganun kababa yung concentration niya bilang isang pollutant sa kapaligiran, nagkakaroon pa rin siya ng epekto sa isda. So dun sa mga naging pag-aaral namin, before kasi ay meron din kami pag-aaral sa endocrine disruptor sa Laguna de Bay,
nakita namin na even sa ano no sa mga adult na naisda, nagkakaroon ng epekto sa mga organs nila, sa sex organ, sa atay, pati sa kidneys. Ganun din naman dito sa resulta sa pag-aaral namin sa Seven Lakes, ganun din ang naging epekto. Meron tayong mga tinatawag na abnormalities na talagang associated na sa pagiging exposed doon sa endocrine disruptor. So yun yung hinanap namin sa mga isda na in-examine namin para sa project na to. Tapos ito pa, dito kasi, dito sa proyekto namin to, ang ginamit namin na isda, hindi na adult, kundi yung mga juvenile, so immature pa sila. So meron kaming hinanap na ano na protein na dapat nakikita lang yun sa babae na isda na adult na sexually mature. Pero nakita namin na kahit na napaka na immature pa lang yung mga isda, nagpo-produce na sila ng protein na to. Vitellogenin ang tawag dito. So itong vitellogenin kasi ginagamit ng mature na babaeng isda para mag-produce ng itlog. Pero nakita namin based na pag-aaral na meron ng presence nitong protein na to kahit na napakabata pa ng isda. So ibig sabihin merong something dun sa tubig na nag-i-induce nung production ng protein na yon. At kahit na ganun pa sila kabata, whether lalaki babae, nagpo-produce sila ng ganun na protein na dapat ginagamit sa pag-produce ng itlog. So therefore talagang nadi-disrupt kasi nga disruption. Ayun, nakakaroon ng disruption. And even doon sa mga lalaking isda, although hindi siya part ng study ngayon, namin ngayon, sa Laguna de Bay naman to, yung mga lalaki, dapat hindi sila nagpo-produce ng vitellogenin. Kasi nga, hindi naman sila nagpo-produce ng itlog, pero nakita namin na meron silang levels ng vitellogenin na yun nga, ginagamit sa pag-produce ng itlog. So, ibig sabihin nga po ay yung kapaligiran natin ay meron ng presensya ng endocrine disruptors na nagsistimulate ng pag-produce itong protein na to. At hindi lang ito nagkakaroon ng epekto sa mga isda, maaaring din sa ibang mga lamang lawa natin, like yung mga bivalves siguro, may mga studies na may effect din sa mga invertebrates, pero hindi ako masyadong pupunta doon kasi wala akong pag-aaral about invertebrates, although meron nga sa mga literature, sa mga nababasa na mga publish na mga ng mga pag-aaral, meron na rin nakikita silang epekto sa mga invertebrates. Partner, siguro balikan lang natin, ipakwento uli natin kay Doc Demi, no? Kasi nabanggit nga mo kanina na mula, for example, sa mga taniman, ay bakit nasa lawa na itong mga chemical na to? Doc Demi, ano ba yung mga activities ng mga tao na maaring makadagdag doon sa pagpunta ng mga chemical na ito sa lawa? Oo. Again, maraming salamat sa tanong, Doc. Doc Rina, alam nyo, ang lawa kasi, a catch basin yan. So, ito yung watershed na nakapaligid sa kanya. So, mula dun sa matataas na tawag dun mga ridges. And then, pababa yan, lahat yan magde-drain, papunta dun sa lake. So, pwedeng pag umuulan, ang tubig dumadaloy dito sa ilog or sa ibabaw mismo, yung natatawag na runoff. And then, lahat yon papunta rito sa lake. So, naiipon, no? Kung ano man yun nang gagaling dito sa itaas, sa watershed. So, meron tayong upstream, midstream, downstream, and then doon sa ating catch basin. So, kung titingnan natin kung ano-ano yung mga land uses, ano-ano yung mga aktibidades doon sa buong watershed na nabanggit nga kanina, pwedeng yung mga chemicals na ito ay nanggagaling sa mga gamot, sa mga insecticides, pesticides na ina-apply sa mga agricultural farms. Okay, so, o kapag ka umuulan, yung runoff, no? Okay, so pwedeng nadadala mula doon sa ating taniman ng mga halaman papunta doon sa lake. Tapos pwede rin naman galing sa mga animals, ano? Yung mga kung may mga alagang mga kabayo, mga chicken, mga baboy, ano? Kung yung mga effluents, no? Yung urine, at saka yung mga feces, no? Na hindi na ma-manage lang gusto yung ganitong waste materials and napupunta, napapasama sa tubig na runoff, papunta dun sa lake, kaya nagkakaroon dun. So yun ang connection. So kung ano man yung nangyayari at ginagawa natin sa upstream areas, lahat yun bumabaksak, papunta roon sa catch basin, yung ating lake.
So, yun ang ano, yun ang relationship noon. Kaya dapat na ma-manage natin. Isa pa, yung mga households, yung mga residential ano, so yung mga liquid waste galing sa ating banyo, no, sa ating kusina or sa ano, kung walang ibang pinupuntahan yung ano, yung mga kanal na yun na galing doon sa ano, yung mga drainage na posibleng magpunta doon sa lawa. So isa pa rin itong source ng ano, ng ganyang chemical pollution sa ano, sa lake. So pwedeng residential, agricultural, no, farms, or pwedeng livestock, and then ito nga pwede rin sa industries, meron ba din sa ano, pwede rin sa pero dito naman wala namang masyadong industries, no? It's really more of ano, agricultural at saka residential ang so ano. Basically ma'am ano, parang ano siya talaga, anthropogenic. Oo, oo. So origin itong pagkakalagay itong mga endocrine disruptors. Ikaw pala na-mention kanina, ito kasi endocrine disruptor, may dalawang klase ito. Merong yung sinabi na banggit ni ma'am na mga synthetic or yung man-made. So ito nga yung mga pesticides, mga yung mga araw-araw natin na ginagamit na mga produkto na meron palang endocrine disruptor. Halimbawa, yung triclosan, kung familiar kayo, di ba? May kasama siya sa mga antibacterial soap, pero may endocrine disrupting effect siya. Tapos, even yung ano, no, yung mga component ng plastic, like bisphenol A, so ginagamit siya sa production ng plastic, meron din yung endocrine disrupting effect. Pero yung isa pang klase na endocrine disruptor, ito yung nabanggit ni ma'am na natural. Ibig sabihin, nanggagaling sa tao at nanggagaling sa hayop. So, yung tayo kasi nagpo-produce tayo ng hormone. Pero itong hormone, inilalabas din natin ito sa pamamagitan ng ihi at dumi. At itong hormone na to, napupunta din to sa kapaligiran, lalo-lalo na kung halimbawa, walang septic tank, may mga kabahayan, diretso yung tapon sa ano, no, sa mga ilog, sa mga, eventually pupunta rin na ng lawa. So, yun yung mga pinanggagalingan ng endocrine disruptor sa environment. So, marami siyang sources actually. At talagang ano eh, malaki yung impact niya. Kasi health ng isda. Health ng isda. Pero mapunta tayo ma'am dun sa health ng isda. Gear naman natin ng konti. Meron bang epekto ma'am yun sa health naman ng tao? Or ng mga nagko-consume ng mga isda? Actually, meron na rin naman na talaga mga pag-aaral or may mababasa na tayo ng mga publications na sinasabi na meron epekto siya sa tao. May epekto yung endocrine disruptor. Actually, yung mga cases, tumataas na kaso ng cancer, hormone-related na cancer, at pati na rin yung mga reproductive abnormalities like infertility, inaano nila to eh, parang ina-attribute nila to sa endocrine disruptor sa kapaligiran. Exposure natin sa endocrine disruptor. Ngayon, yung question mo na kung yung pagkain ng isda, wala pang direct na pag-aaral tungkol doon. Pero magandang malaman, no, kung ano, kung meron man. Pero nga, kailangan pa ng pananaliksik para makita kung meron bang direct relation yung pagkain. Pagkain ng kontaminado na isda doon sa ano, sa mga ganitong problema sa tao at ano. Parang nakakatakot. Oo nga, ayoko na kumain ng mga tilapia. Lalo na partner, kasi nung ipinaliwanag nga kanina ni Doc Demi na catch basin pala ang ating mga lawa. Tapos nung episode 1 po, nabanggit nyo na parang di ba may soil or bounded siya, di ba? Kaya contained talaga siya catch basin. Kung sakaling pupunta chemical, ibig kong sabihin ay naka-concentrate na lang po talaga siya sa lawa kasi parang walang lusutan po, oh, diba? Talagang nakasalo na. Ganun po ba yun? So padami lang ng padami ng padami. Oo. Oh. Pero nag-uusap nga kami kanina ni Doc Michelle, ito namang mga chemicals na ito na nagiging endocrine disruptors, meron niyang half-life. So, they undergo decomposition then, yes, or degradation. So, sige, mas explain ni Doc Michelle yon. May biodegradation naman na nangyayari sa mga lawa kasi may mga microorganisms dyan na gumagawa ng biodegradation. Tapos, sa atin kasi tropical na country tayo, yung init
factor, no, yung song, alam naman natin yung heat, it can ano, no, it can even promote yung accelerate metabolism or biodegradation. So hindi kagaya dun sa, kung titingnan ng mga studies sa ibang bansa, talagang mas ano doon, mas severe yung effect na nakikita nila sa mga isda, sa mga temperate countries. At yun nga, niisip ko, naka-attend kami ng conference dati ni ma'am, tinanong ko rin niya dun sa isang resource person, she's based sa USA. Tapos sabi niya, oo, may factor talaga kung whether tropical or temperate. So sa atin, siguro yung dahil sa init, hindi naman ganun katindi yung nakitang effect. Mild to moderate yung mga nakita namin na effect sa mga organs. Pero indicative pa rin. Ibig sabihin, suggestive pa rin na dahil yun sa pagkaka-expose sa endocrine disruptor. Oo. Sa kapaligiran. Okay. Dagdag ko rin. Diyan din pwede nating ipasok yung ating napag-usapan nung nakaraan na episode, yung ecological carrying capacity. Ano? So, na dapat hindi talaga mag-exceed doon sa threshold yung ano, ang populasyon ng anumang organism kung saan man na ecosystem. Kung nasa lake or dito sa watershed, sa upstream. So, ibig kong sabihin, kung meron tayong mga alagang mga hayop, mga farms, dapat meron ding kontrolado yung numbers, no? Wag lahat na andami-daming poultry farms or ano, kasi masyadong madaming mapupuntang mga ganyang chemicals sa lake, maiipon na pwede maging endocrine disruptor. So dapat kung meron man napupunta, yung manageable lang, konti lang yung amount na due to the natural decomposition process, kayang ano, makakaya noong lake na ano, na makontrol, no, na maging sustainable pa rin siya. So lagi kasi kapag nag-exceed dun sa threshold, kung ano man yung populasyon, kaya yan man agricultural farm na intensive, o diba, or yung mga animals, or yun nga sabi natin, miski rin dito sa loob ng lake yung ating aquaculture, yung mga ibinibigay na mga feeds, ano, at saka binibigyan din ng antibiotics sa mga isda, diba? Or ng hormones sa aquaculture. Kaya ito, nakaka-apekto rin. So, dapat yung within the, ano lang, the threshold, no? Huwag mag-exceed. Kaya nga yung 10% na lang na coverage na ang ng total surface area, maraming basis ito eh, kung bakit 10% ng ano lang. Okay. Talaga naman, no? Talagang lahat talaga magkaugnay. Ano ho? At pagpapatuloy pa natin ang saganang talakayang ito. Magbabalik po ang PAK makalipas lamang ng ilang sandali. Okay. Ikaw ba ay stress? Parang naliligaw? Parang walang diretsyo? Hindi ka na ba nag-e-enjoy sa iyong mga gawain? O may nais ka bang baguhin sa mga nakasanayang gawin? Okay lang na maramdaman yan. Ang mga bagay-bagay na pumapaligid sa atin mula sa cellphone hanggang sa pagkain ay dinisenyo para tayo ay malulong sa mga ito. Pero kaya pa rin nating bawiin ang ating sarili. Kung ikaw ay may mga gawain na nagtitulot ng distress, impairment, addictiveness, maaari mong subukan ang dopamine fasting. Ang dopamine fasting ay isang cognitive behavioral therapy-based na paraan sa pagkontrol ng mga impulsive behavior. Paano nga ba gawin ang dopamine fasting? Ang dopamine fasting, may fasting schedule at may feasting schedule. Sa fasting schedule, pigilan ang sarili mula sa mga gawin na nais maguhin. Mas madali ito kung gagawin sa oras ng pahinga. Sa feasting schedule, limitahan ang oras ng mga gawin na nais maguhin. Maaaring ischedule ang habit ng 5 hanggang 30 minuto, 1 hanggang 3 beses kada araw. Maliban sa fasting at feasting schedule, pwede din nating pangalagaan ang ating mental health sa pag-engage sa mga gawain na nag-encourage ng mindfulness o pagiging aware sa ating mga surroundings at feelings. Tandaan na ang mga negatibong damdamin ay hindi agad masama. Tara, subukan natin ang mindfulness gamit ang isang breathing exercise.
Sana ay makatulong ang exercise na ito upang kilalanin natin ang ating isip at damdamin. Huwag natin kalimutan ang alagaan ng mental. Para sa karagdagang kaalaman paano isagawa ang dopamine fasting, bisitahin ang link na ito. At nagbabalik po ang PAK para sa agrikultura at kalikasan. Salamat po at nandiyan pa rin kayo habang kayo ay kumakain ng lunch. At habang kumakain kayo ng lunch dyan, tingnan natin at i-admire ang napakagandang Lake Yambo. Di ba, Dok Rina? Oo nga, parang gusto ko nang pumunta doon sa balsa at mag-posing-posing, no? At dahil presko din ang hangin, talagang iba pag maganda ang kapaligiran. Nakakaingit yung mga nagtatampisaw na bata doon sa lake. At dahil pinag-uusapan pa rin natin ang ating mga lawa at ang mga endocrine disruptors na talaga naman, sabi nga ng ating guests kanina, ay nasa lawa na. Narito pa rin, sinasamahan tayo ng ating resident expert, si Dr. Demi Macandon, at ang ating special guest ngayong araw na ito na si Dr. Michelle. Ayan, sige, ano? Oo nga, partner. Kanina, habang nagkakwento sila, Doc Michelle, pasintabi lang po kasi alam ko kumakain kayo, pero napag-usapan na meron tayo mga inilalabas sa ating mga katawan na maaari ding maging source ng mga endocrine disruptors. Parang bigla ako nag-guilty kasi nung bata pa ako, alam ko gawain kong umihi. Di ba? Parang kayo ba nila? Ganon. Eh, pag tayo pala'y umihi, maaaring may kasama itong mga endocrine disruptors. Tama po ba? May nakakasama mga hormone na ano, no, na kapag nasa kapaligiran na sila, pwede sila mag-act as endocrine disruptor dun sa mga organismo nakatira sa kung saan mo itinapon yung ano na yung dumi at ihi. Saka hindi lang yung pag-ihi at pagdumi at pasintabi na po. Pati yung mga iba rin activities, sabi nga ni Ma'am Debbie kanina, yung mga fertilizers, insecticides, na ultimately ay talagang mawawash in bang tao doon sa ating lawa. Pero partner, ang gusto kong itanong kay Doc Michelle, no, kanina pinag-uusapan natin yung galing sa tao. Pero ang mga isda ba, Doc Michelle, meron din ba silang inilalabas at iniluluwa sa lawa na maaring maging source din ng tinatawag na endocrine disruptors? So meron yung ano, no, kasi dumudumi rin sila, no. So itong mga nilalabas sila na waste materials mula sa kanilang katawan, meron din itong kasama ng mga yun nga, ng mga hormone na pwede rin mag-act na endocrine disruptor. Hindi ito naging part ng study, pero sinubukan lang namin na kumuha ng sample ng tubig sa loob mismo ng fish cage at saka kinumpara namin sa labas. At nakita namin na mataas yung level sa loob ng fish cage. So ibig sabihin, yung mga waste na nagkokolekta doon ay talagang ano din, malaking factor din kaya nagkaroon ng ganung resulta sa ano, no, ng study namin na mayroong mga ano, no, may mga epekto sa iba-ibang organs ng isda. Dr. Michelle, dahil ba ito sa kinakain nila? Meron din, no, meron din parte ng pinapakain sa kanila na pwede rin mag-act as endocrine disruptor. Ito yung tinatawag natin na phytoestrogen kasi yung mga commercial food na pinapakain sa isda, it contains soy, meron siyang soy, and soy is a known phytoestrogen. So, meron din yung may contribution din yun kahit papaano dun sa level ng ano, no, ng endocrine disruptor na nasa kapaligiran. So, marami talagang factors. Kaya pala, pwede ako magtagtag. Kaya, naisip ko rin bigla, yung sa management ng mga aquaculture, ano, diba? Kasi, kalimitan yan, sinasabuyan ng feeds, no? Pwedeng yung feeds, may kahapon nga, dun sa meeting, sa ano, may nagsasabi sila sa kanilang, yung dalawang klase ng feeds, sinker at saka floater, no? Pero anyway, kahit man yan lumulubog or lumulutang, still, kapag, ang ibig sabihin, kapag ka-excess yung ibinigay mo na feeds doon sa
sa isda, mapupunta rin yun sa bottom ng lake at yun, makakakontribute din sa mga endocrine disruptors. Kaya, as much as possible, dapat talaga very efficient yung fish feeding system nila. Kung ano yung maibibigay nila dun sa isda na dapat masigurado na halos nakakain lahat yun ng isda, ano, na nakoconsume ng isda at hindi sobra, hindi napupunta doon sa tubig. Sa ilalim. Kailangan talaga sapat lang. Oo, yun, sapat lang. Hindi lamang ito sa mga gawain, pati sa lahat ng pamumuhay natin, kailangan sapat lang talaga, hindi pwedeng sobra. Kasi meron namang epekto talaga. Gabi no, ma'am, talagang yung mga gender bender na yan, eh talagang, pero ang curious ako, ma'am, nakaka-apekto ba itong mga endocrine disruptors sa fish catch, sa productivity ng mga fish farms? Ikukwento ko na lang yung resulta ng isang study sa, pero abroad ito, no? Ginawa nila to sa Canada. Meron silang ginawang isang study sa lake, meron silang experimental lake. Sinundan nila yung isang population, isang fish species na population. For 7 years, pinag-aralan nila. Tapos itong lake na to, parang nilagyan nila, no? In-expose sila yung mga isda dito sa endocrine disruptor. At nakita nila na nagkaroon ng near extinction yung mga isda kasi una-una yung mga babae parang hindi nagpo-proceed ng tama yung production ng itlog, yung mga lalaki naman nagkakaroon ng feminization, kaya nga tinatawag na gender bender, nakakuha sila ng mga ano, ng mga karakteristik ng pagiging isang babaeng isda. Nabanggit ko na nga yun, yung vitellogeny, kasi hindi naman common yun na ginagawa na or napoproduce na lalaking isda. Pero napoproduce sila. No? Tapos nakikitaan pa sila ng pagbabago sa sex organ. Nagkakaroon din ng itlog yung sex organ ng lalaki na dapat sa babae lang. So, yun talaga ang gender. Kaya tawag na doon mga intersex na isda. So dahil doon, nagkaroon na near extinction yung populasyon na yun na isda na pinag-aralan nila. So ang naging conclusion nun, pwede talaga maka-affect sa sustainability ng fish population yung exposure sa endocrine disruptor, lalo na pag matagal. Actually, ang naisip ko din dyan, ma'am, for example, di ba meron kang mga fish pens, tas input ka ng input, doon ka lang lagay ng lagay. Sabi nga natin, may mga endocrine disruptors na nai-introduce sa pamamagitan ng mga feeds o kung naglalagay ka ng, you know, kung ano mag-supplement. Tapos, pwede ba siyang mag-trickle down doon sa mga isda talaga na natural na nasa lake? Tama. At kung itong mga endemics na ito ay madidisruptin, baka rin magkaroon ng near extinction. Yun nga nabanggit ko kanina na study, yung wild fish population. Wild ibig sabihin, fish? Hindi sila caged. Wala sila sa fish cage. So, yun yung nakitaan nila ng epekto. So, pwede maapektuhan yung mga wala sa fish cages, yung mga alpas lang. So, pwede pa rin sila maapektuhan. Pero yung nabanggit mo na baka may effects dun sa ano, no, sa endemic species, yun ang magandang tingnan siguro. Bumababa na ba yung naging dahilan din kaya siya sa pagbaba ng level ng mga endemic species sa 7 weeks. Kasi nai-imagine ko nga, kasi yung mga fish pens or fish cages, naman, mga nets naman yan di ba? Na 4 square yan, na ganyan, hanggang doon sa ilalim. May butas-butas naman yan. Na ano. So kaya yung mga chemicals na kasama yun doon, dissolve yun doon sa tubig, di syempre lumalabas din yun. Yung tubig na yun, tsaka yung mga chemicals. Kaya pwede talagang mag-spread yan outside the fish pens, fish cages. At saka yung mga fish na nasa labas, lumalapit sila din Oo, kasi kapag maraming extra ano no feeds na andoon, no, siyempre lalapit din sila at yung mga nahuhulog sa ano sa ibaba o sa tabihan, kakainin din nila 'yon. Saka, 'di ba naturally hindi naman sila pinapakain ng mga commercial feeds. Tapos biglang na-expose na meron pa lang mga ganitong epekto na sa pwedeng epekto sa kanila. Oo. Yun naman, mabanggit ko rin. Kasi kaya doon sa commercial, ano, yung commercial feeds. Kasi para mabilis sila makapag-harvest, para plano nila. Yung kahapon nga doon sa inatinan ko ng participatory, dito sa ano, sa Sampaloc Lake, they have two cropping seasons. So, isa ay from February to June, isang season yon. So, mga in a span of 5 months, nag-harvest sila. Then, second season nila is from July to, let's say, November. Wala, hindi daw sila nag
nag-sisid, hindi sila nag-aalaga doon sa ano ng cool months ng November, December. That is because of duong, no? Because of yung mga fish kill, no? Because of the duong, kasi nga malamig yung panahon. Kaya yun, so as much as possible, they want to harvest twice a year. So within 5 months. Kasi pag hindi mo sila bibigyan ng ano ng pagkain, kung natural lang na pagkain ng mga phytoplankton at zooplankton, it will take more than 5 months. Posibleng years, no? Baka 1.5 years pa. So yun, kaya sa aquaculture, para sabi nga niya kanina, production, no? Production ng food, production ng fish. So kaya kailangan maging intensive. So magbigay ka ng pagkain at saka ng mga growth hormones, antibiotics para walang sakit yung mga isda, para madaming harvest. So yun ang ating. Ang hirap din balancing yan, Dok. Yung on the one hand, we have a population to feed. On the other hand naman, yung mga practices na ginagawa natin ngayon ay hindi pa sa, ayaw ko kung mag-agree ang ating mga expert, ay hindi pa ganun ka sustainable. Yeah. In terms of ito nga mga endocrine disruptors, that use, etc. That's true. Kaya malaking issue talaga ang food security. No, kasi dapat kasabay din yan would be environmental ano protection, di ba? So dahil sa kagustuhan nating ma-increase ang food production, nagde-degrade naman ang environment. So we really have to strike a balance again. Kaya kailangan talagang balansehin ang agrikultura at kalikasan. Oo. Kaya naman, partner, no? Papasalamat tayo sa Radyo DZLB Online at nagkaroon tayo ng programang PAC at naihahatid natin yung mga resulta ng mga pagsasaliksik. No? Kailangan talaga may scientific basis pag magpapaliwanag tayo sa lahat ng may involvement, mga stakeholders, lalo na sa lawa, ipapaliwanag talaga natin sa pamamagitan ng mga ebidensya na nakakalap natin sa mga ginagawa niyong pag-aaral. Kaya maraming salamat po sa ating mga kapartner na Radyo DZLB Online. Siguro, partner, bago tayo tuluyang magpaalam, hayaan muna natin magbigay siguro ng huling pananalita ang ating guest, si Doc Michelle. Doc Michelle, ano po ba ang maari nating iwan para sa ating mga manonood? Siguro ang mga magiging pinaka-importante na dapat nating isipin ay maging aware tayo sa lahat ng mga practices natin sa araw-araw. Yung mga na-degenerate natin na waste, ginagamit natin at mga tinatapon natin sa kapaligiran, maging aware tayo doon. Kasi itong mga waste na na-degenerate natin, nagkakaroon to ng epekto sa kapaligiran. At hindi lang sa kapaligiran, yung kasama na yung mga iba din natin na mga organismo na nasa kapaligiran. So yun siguro, at tamang waste segregation, doon nagtatapon sa tamang tapunan. At wag maging conscious ba tayo sa practices natin na sundin natin yung tamang way ng pag-manage at pag-segregate ng mga wastes. Sumigit ulit. Sige, Dok. Okay lang. Dok, ano, kasi diba, wala naman tayong, malaking problema yung waste segregation. Ano? Mm-hmm. Talagang kailangan na ba talaga natin ng water treatment? Yes. Sa Pilipinas, bago, kasi diba yung mga nasa sewage, yung mga pinaghugasan, nasabi nyo kanina, pati yung mga pinagliguan na sabon. So, panahon na ba para mag-institute or magawa, maybe ng batas para dito? Yung aming nagawa o na-produce na parang policy brief, ay talagang isa yon sa mga gusto namin i-push na sana magkaroon talaga tayo ng sewage treatment facilities. Based din sa mga pag-aaral, hindi siya completely kasi depende sa type ng ng sewage treatment facility. Meron talagang high-tech. Pero parang yung high-tech talagang kailangan para ma-eliminate yung endocrine disruptor dun sa mga itinatapon natin na tubig doon sa mga different waterways natin. So, tingin ko panahon na talaga. It's about time. Naalala ko yung sinabi ni Doc Lalet last time, na iyan din yung binanggit ni Doc Lalet yung sa mga pollutants na direkta talagang pumapasok. Kasi catch basin yan. So, kaya naman yung sa mga nanalo natin. mga leader natin. Panawagan. Pwede na natin pag-isipan ng pag-sakatuparo ng pag-iisip
substitute ng mga ganyang measures na para hindi lamang tayo laging alam na natin na nandito kailangan may gawin naman. Sige, may dagdag din ako na habang marami naman tayong mga batas at ano, katulad na meron tayong Clean Air Act, meron din tayong Clean Water Act, no? So meron tayong batas, ang atin lang sigurong dapat pagtuunan ay paano natin mai-implement, paano talaga natin na magkaroon tayo ng Clean Water Act. So ano yung mga water? So yan, yung ating fresh water sa lakes, sa ponds, sa rivers, tapos yung ating mga irrigation water, groundwater, yung lahat na. Ngayon, sa bawat bayan, every municipality, kailangan merong comprehensive land use plan. No? Every 5 years yan, no? Ideally, dapat ina-update, ina-ano yan. So, dapat din siguro maisama dyan sa comprehensive land use planning na yan would be itong water, no? Nagiging ano na rin yan, na alam nila, tayo meron tayong yung waste, ano, no? National Solid Waste Management, ano? And each municipality meron din silang solid waste management plan. Kaya di ba merong mga nangongolekta sa atin, mga ng garbage, no? Every week, part yan eh. Tapos meron tayong landfill, sanitary landfill, or kung ano man paan natin minamanage yan, solid waste. So, tama ka doon. Susunod siguro na dapat harapin ng ating bansa ay ang liquid waste. So, nakikita na natin ngayon yan, marami na tayong ano, na itong liquid waste na ito, nakaka-apekto sa mga mahahalagang water bodies natin, like our lakes, no? Na maraming gamit natin. Diyan tayo kumukuha ng pagkain, ng mga isda, no? Pwedeng natural fish dyan or pwedeng aquaculture at saka for our recreation. So, yan siguro mga dapat pag-aralan at pagplanuhan na ng hindi lang ng local government units but also ng national government. Now, to wrap it up, as an ecologist, no, again, so si O'Neil, pareho kaming sa ecology niyan eh. Alam natin na bawat isa, bawat component sa isang ecosystem are interrelated. So nakita natin ngayon sa example ng ating pag-aaral sa lake, sa Yambo Lake, na within a small sub-watershed, isang system ito eh. Na lahat yan interrelated, no? Yung iyong mga puno, mga agricultural crops, yung iyong mga animals no, sa watershed, yung mga taong nakatira, yung mga bahay, yun, no? Lahat yon may relation doon sa atin sa lake, no? Lahat yan interrelated. So, yung buong earth system, interrelated lahat yung components. So, again, yung Yambo Lake is hydrosphere, no? And then we have the atmosphere, and then we have geosphere, yung ating lupa, and then biosphere, lahat yan. So, lahat yan interrelated. So, kung meron mang mga pangyayari sa isang component, meron yung epekto sa ibang components. So, ganun din yun sa ating Yambo Lake and its watershed. So, kailangan talagang ma-manage natin. At malaki talaga, sabi nga ni O'Neil, malaki ang impact ng anthropogenic activities. No? So, yun. Tayo po yung nangangailangan, tayo ang may demand for food. Di ba? Ang human population, marami tayong mga ginagawa, marami tayong mga technologies, maraming ano, na merong benefits at saka merong degrading effects, no, positive and negative effects sa ating environment. So pangalagaan po natin ang ating kalikasan, ang ating kapaligiran. Okay. Kaya naman, wala nang mas gaganda pa sa mensaheng iyon. Talagang yun talagang tinutumbok ng atin. Kaya rin natin ginagawa itong pact. No? Kailangan natin pangalagaan ang ating kalikasan. At the same time, mapunan natin ang pangangailangan ng ating bansa, ng pagkain, ng agrikultura. At bago natin pakawala ng ating dalawang very, very special Doc guests. Doc O'Neil, teka lang, bago din sa kasi andito na rin lang si Doc Michelle, no? Kasi kanina ay inintroduce niya yung kanyang project. Gusto ko lagyan lang ng closure. So ano ba yung ending? Ano yung mga nakita nating resulta dun sa inyong pagsasak? Kumusta ang levels ng endocrine disruptor sa ating mga lawa? May mga, ano, may scale ba yan? Meron kaming pinag-aralan na dalawang endocrine disruptor. Ito kasi yung kahit sa mga iba pag-aral, ito yung pinaka common na nakikita sa kapaligiran. Nakita namin na present sa seven leads. Ito ay ang estradiol, so hormone. Ito yung natural hormone na pwede manggaling sa ihi o dumi ng tao at hayop.
At ikalawa naman ay yung bisphenol A. So, ito ay ano naman, synthetic or yung man-made na ginagamit sa plastic. Alam naman natin na yung gamit natin ng plastic talaga ay talagang ano, napakatagal na. At sa napakatagal na panahon na yon, meron ka na rin makikita na component noon sa kapaligiran. Mm-hmm. So, yun ang nakita namin na present din sa 7X. Meron din. Alarming na ba? Kasi hindi kagaya ng ibang mga pollutants na ano eh, na meron na nakaset na standard na pag sinabi mong gantong level, ano na to. Correct. Hindi na maganda. Ito kasi emerging pollutants pa lang ang endocrine disruptor. So, hindi pa, wala pa nasiset na standards kung ano dapat yung masasabi natin na alarming or hindi. Mm-hmm. So, yun ang ano, yun pa yung kailangan pag-aralan. Pero andyan na. Pero nandyan na. Ang problema nandyan na. Kaya naman aabangan natin ang mga susunod na hakbangin at mga susunod na programa ng Seven Lamps. At balita ko, palaki ng palaki itong Seven Lamps family na ito. At parami ng parami ang naisumama at upang maniliksik tungkol sa pitong lawa natin. At dahil parami ng parami ang gustong sumama palaki ng palaki ang pamilya ng Seven Lamps, ay iaalaw natin ang ating mga guest na batiin ang mga team members at ang kanilang mga kasama sa kanilang mga project. Doc, Demi, kayo muna. Batiin mo muna. Sige. So, hello, of course. Hello to our program leader, ang aming director sa Institute of Biological Sciences. Hi, Direk Gay. Okay, sayang hindi ka nakasama today. We miss you. And then from our project 2, ay andyan naman si Josh, si Janvin, and then yung aming mga masisipag na mga graduate students. So andyan si Fati, si Gretch, si Net. Sino pa ang mga andyan ang sa Seven Lamps namin? Madami. And then sa ibang project na-interview niyo na nung nakaraan si Ryan, si Lalet. Okay, sino pa? And marami pa. Hello sa inyo lahat. Oh, di ba? Okay. May bati portion dito. Correct. Doc Michelle, sino ang inyong babatiin? Alam, hindi ko magagawa to, itong study na to na ako lang mag-isa. So, gusto kong pasalamatan si Aya Elepaño na nagsilbi na aking research assistant. At pati na rin yung mga estudyante nung hindi pa inaabot ng pandemic, no, nakasama rin sila sa Seven Lakes. So, nagpapasalamat ako sa mga estudyante naging thesis. Ginawa nila ng thesis itong study na to dahil kung wala sila ay hindi magagampanan itong mga accomplishments ng aming program. Lahat na, pati yung mga project staff man doon. Yeah, nakalimutan ko si Gretch. Ay, si Gretch, si Ives. Ang aming project staff. Okay. Sino pa? Yung iba pang mga estudyante. Sorry, yung mga iba pang mga estudyante. Si Winnie, tsaka si Joanna. So, sila pa, ongoing pa thesis nila rito So, hindi pa sila mga MS students yan. Okay. Kanon, hi sa inyong lahat at binabati rin namin lahat kayo na nakatutok ngayon sa Radyo DZLB Online. Talaga namang feeling ko ay sarap na sarap kayo sa inyong pananghalian habang kami dito ay nag-uusap ng mga endocrine disruptors. Kaya naman, magbabalik ang PAK para sa agrikultura at kalikasan. Ngayong 2022, mas ramdam na ang unti-unting pagbabalik natin sa face-to-face classes. Kaya naman, siguraduhing handa ka na sa paparating na ligtas na balik-eskwela. Ano nga ba ang mga dapat ihanda sa nalalapit na pagbabalik ng face-to-face classes? Dahil nasa ilalim pa rin ng pandemya ang ating bansa, mahalagang lagi mong baon ang iyong vaccination card saan ka man magpunta. At kabilang na doon ang pagpasok mo sa iyong campus. Mahalaga rin ihanda ang iyong medical insurance. Ito ay alinsunod na rin sa joint memorandum na inilabas ng Commission on Higher Education o CHED noong nakaraang taon. PhilHealth Insurance ang most recommended medical insurance para sa mga college students na magbabalik eskwela. Ito ay base sa Resolution 164 ng IATF,
kung saan kinakailangang mag-register sa PhilHealth o ibang equivalent medical insurance ang mga estudyanteng magpa-participate sa limited face-to-face classes. Kaya naman, siguraduhin ikaw ay insured na bago ang pasukan. Mabilis lang magpa-register. Pumunta lamang sa pinakamalapit na local health insurance office. Ihanda ang dalawang copy ng PhilHealth member registration form, birth certificate, at valid ID. Pagkatapos ay antayin ang member data record at PhilHealth ID card. Maaaring makipag-ugnayan sa office of the college secretary para sa iba pang mga detalye. Kaya naman ang tanong, handa ka na ba? Hindi na maiiwasan ang pagkalat ng kaduda-dudang impormasyon sa internet. Kapag hinayaan ay maaaring magdulot ng peligrosang gawi. Ano nga ba ang maaaring gawin upang protektahan natin ang sarili mula sa maling impormasyon? Ang tawag sa pagkalat ng maling impormasyon sa internet ay information disorder. Madalas, ang ating nakikita ay misinformation at disinformation. Ang misinformation ay mga post na hindi makatotohanan ngunit walang layunin na makasama. Ang disinformation ay mga post na hindi makatotohanan na may layunin na magdulot ng pinsala. Marapat ay mag-fact-check tayo. Basahin ang article, suriin ang sources kung katiwa-tiwala, tignan ang date. Tandaan, huwag magpaloko, mag-fact-check tayo. Ngayong 2022, mas ramdam na ang unti-unting pagbabalik natin sa face-to-face classes. Kaya naman, siguraduhin handa ka na sa paparating na ligtas na palikaskwela. Ano nga ba ang mga dapat ihanda sa nalalapit na pagbabalik ng face-to-face classes? Dahil nasa ilalim pa rin ng pandemya ang ating bansa, mahalagang lagi mong baon ang iyong vaccination card saan ka man magpunta. At kabilang na doon ang pagpasok mo sa iyong campus. Mahalaga rin ihanda ang iyong medical insurance. Ito ay alinsunod na rin sa joint memorandum na inilabas ng Commission on Higher Education o CHED noong nakaraang taon. PhilHealth Insurance ang most recommended medical insurance para sa mga college students na magbabalik eskwela. Ito ay base sa Resolution 164 ng IATF, kung saan kinakailangang mag-register sa PhilHealth o ibang equivalent medical insurance ang mga estudyanteng magpa-participate sa limited face-to-face classes. Kaya naman, siguraduhin ikaw ay insured na bago ang pasukan. Mabilis lang magpa-register. Pumunta lamang sa pinakamalapit na local health insurance office. Ihanda ang dalawang copy ng PhilHealth member registration form, birth certificate, at valid ID. Pagkatapos ay antayin ang member data record at PhilHealth ID card. Maaaring makipag-ugnayan sa office of the college secretary para sa iba pang mga detalye. Kaya naman ang tanong, handa ka na ba? At nagbabalik po ang PAC para sa agrikultura at kalikasan. Marami pong salamat sa pagtutok ninyo hanggang sa dulo. And speaking of pagtutok, inaanyayahan namin kayong tutukan din ang mga iba pang programa at episodes ng PAC at ng Radyo DZLB. Punta lamang kayo sa FB page. I-type nyo lamang ang Radyo DZLB sa inyong search bars at i-click nyo na yan at i-like nyo na ang aming page. Makikita nyo dyan ang iba pang mga programa dito sa Radyo DZLB. Partner, isa na namang episode ang ating nakompleto. 5 episodes na tayo. At noon, kung sabi namin ay 6 episodes lang tayo, may pa-bonus tayo, magiging 7 episodes dahil nga ito ay 7 labs. Kaya patuloy sana ninyo kaming samahan tuwing Miyerkules, alas 12 ng tanghali, ang inyong bagong kasalo sa pananghalian. Partner!
Paano ba yan? Panahon na para magpaalam at kita-kits dito sa PAC. At ito ang featuring the Seven Lakes, Seven Laps, at ang Seven Wonderful Things na i-offer ng pitong lawa dito sa San Pablo. At syempre ito ay dito pa rin sa Radyo DZLB Online. Ito ang PAC para sa agrikultura at kalikasan. Selfie tayo? Ay, sige, go. Sa ang init. Oh. Ay, wait na. Dahan-dahan. Sa selfie tayo. Kunyari daw. Game ka na. Sali ka. Selfie tayo. Kunyari lang. Eme-eme. Lakad. Dahan-dahan mo. Lakad pa more. Ano yung kita ko? Gusto ko mag-swimming.